I
Christmas trees. Nothing is impossible. True, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. With this time, I just want to thank you for everything, God. And I pray that may your Holy Spirit come down, Panginoon. Touch every listeners tonight. And Lord, I pray that we will learn to love other people kung kaano mo din kami minahan. And I pray that this song will remind us, Panginoon, that we are able to love because you loved us first. Let us continue to worship God tonight, church. Holy.
Yes, Lord, this is our prayer for tonight. You will lead us to love other people. And you have said in your word that above all things, we must love each other deeply, because love covers a multitude of sins. That is from 1 Peter chapter 4, verse 8. And I pray, Panginoon, na ganun kami kalalim magmahal. That we will overlook an offense. That we will be gracious. That we will be forgiving. And Lord, I pray that tonight, punuin mo kami muli ng pagmamahal mo. Nang sa ganun, Panginoon, kayang-kaya din namin ibahagi yung pag-ibig na yun sa ibang tao. Let us pray, Church. Lord, we thank you for tonight. Thank you, Panginoon, sa bagong araw na binigay mo sa bawat isa. And Lord, we just want to praise you. Kasi alam namin mabuti ka. Alam namin tapat ka. Alam namin hindi mo kami pababayaan in these times. And I pray that tonight, may your Holy Spirit be with us sa aming pagsamba, kahit virtual man ito, Lord God. And I pray that you will touch every hearts who are listening right now. May you continue to cover them, protect them, provide for them, God. And I pray, Lord, in our families, maibahagi namin yung pag-ibig ni Kristo sa pamilya namin. I just want to give back everything to you, God. All the praise, all the glory, all the honor. This is how we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Sa naabot po ng tinig at ng mensahe na ito, tanggapin po ninyo ang pag-ibig, ang kalinga at habag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church Online Midweek Service. Pag-usapan po natin sa gabing ito at sa pagpapatuloy po natin ng mga kasaysayan na maaring maging pananampalataya rin po natin, maging bahagi ng ating buhay at pananampalataya. Ang ating Genesis series na nagpapatuloy po sa Genesis na chapter 16. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay gulo sa pamilya. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa mensahe ng awit sa pamamagitan ng praise and worship. Salamat, Panginoon, sa pagdaloy ng presensya mo sa amin, O Diyos, sa patuloy na pagsama at gabay ng banal mong Espiritu. Pinagpala mo na kami sa nakalipas na maghapon, at salamat po dahil patuloy mo kaming pinagpapala rin sa pamamagitan ng aming buhay espiritual sa gabay ng salita mo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming patuloy na pagbubulay-bulay ng mga salita mo sa gabing ito. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Isang lalaki ang nagwika ng ganito, "Pare, ayoko na. Magulo talaga ang maraming asawa." Totoo ang kanyang sinabi dahil labag ito sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Sabi po ng salita ng Panginoong Jesus mula sa Mateo, Kabanatang 19, Talatang 9, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Paalala ito ng Panginoon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng gulo sa sambahayan ni Abraham, hindi dulot ng kalabang tribo, kundi ng mapusok at maling pagpapasya. Tingnan po natin si Sarai sa loob ng tahanan. Tingnan po natin si Sarai o ang asawa ni Abraham sa loob ng kanilang tahanan. Marahil na inip siya sa matagal na katuparan ng pangako, kaya't buong pagpapaubayang ibinigay ni Sarai ang katulong na si Hagar sa asawa. Hindi naman tumanggi si Abraham. Siguro araw-araw ay tinatanong ni Sarai si Abraham tungkol sa magiging anak nila, na sinasabi ng Diyos na pangako niya na magkakaroon kung kailan mangyayari, pero hindi naman siya nakakaramdam ng paglilihi.
Marami sigurong naging delay si Saray, pero laging negative ang result. May laya ang taong magpasya kahit pamalinaw ang mensahe ng Diyos sa kanilang mag-asawa na magmumula sa kanila ang isang lahi. Ang lahi na bubuo ng isang bansa na magsisimula mismo sa kanilang mag-asawa. Ano po? Kaya sabi ko nga po, yung nakaraan, ang oras ng Diyos ay talagang napakabagal, nakakainip. Ang paghihintay, may pangako at gusto mong hanggat maaari, mangyari, maganap na ang pangako po na iyon. Maaring si Hagar ay alipin na mula sa Ehipto na kasamang inirigalo ng hari kay Abraham noong panahon na kinuha si Sarai at dinala sa kaharian nung nado po sila sa Egypt that time. Si Hagar ay regalo ng hari ng Ehipto bilang alipin ni na Abraham, lalo na ni Sarai. Subalit nang magbunga ang bawal na pagmamahalan ni Abraham at ni Sarai. Genesis chapter 16 verse 4. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Hagar. Ito'y ipinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Nagsimulang umabuso ang dating utusan. Pakiramdam ni Hagar, siya na ang reyna sa tahanan. Walang magawa si Sarai kundi maghimutok. Sinisiri niya si Abraham, ang akala niyang makakatulong upang matupad ang pangako ng Diyos ay nauwi sa sama ng loob at pagdaramdam. Sa huli, nagpasya siyang palayasin ng katulong na kagampan o nagdadalang tao. Siyam na buwang nakaranas ng pangungutya si Sarai mula kay Hagar dahil halos ituring na siyang baog. Tandaan po natin na hindi pwedeng dalawa ang reyna sa loob ng bahay. Sa Genesis chapter 16 verse 6, sabi po dito, at sumagot si Abraham, ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Pag-isipan po natin ito. Ilagay ang sarili sa katayuan ni Sarai. May pagkakataon ba na gumagawa ka ng sariling paraan dahil naiinip ka na sa pangako ng Diyos? Ulitin ko po yung pag-isipan po natin. Ilagay po natin ang sarili sa katayuan ni Sarai na inip na sa kung kailan darating yung pangako ng Diyos. May pagkakataon ba, ikaw mismo, na gumagawa ka ng sariling paraan dahil naiinip ka na sa pangako ng Diyos? Naalala ko ang isang kaibigan, ilang taon na ang nakakalipas, nang mag-open siya sa akin ng kanyang himotok dahil sa kanyang napangasawang babae na hindi niya madala sa sariling simbahan. Nasa abroad po sa that time. Gusto niyang pabinyagan ang anak nila sa Methodist, ngunit ayaw pumayag ng asawa niya at ang gusto ay sa sariling niya, sa sariling relihiyon ng asawa. Walang magawa ang lalaking iyon kundi sumunod sa kanyang asawa at hindi niya maministeryohan ang asawa niya. Iyon ay bunga ng padalos-dalos na desisyon sa pag-aasawa at ang napangasawa ay hindi kapananampalataya, hindi kapanalig. Nais niyang akayin ang asawang babae sa church, ngunit kahit kailan ay ayaw sumama sa kanya. Siya ang sumasama sa gustong puntahan ng church ng kanyang asawa, yung ang kanyang pag-o-open. At it's a lesson in life din naman. Nag-worry siya sa mga anak nila nung mga panahon po na yon na sana na maranasan din ng mga anak nila ang mga church activities like Sunday school, children's camp, Christmas institute, and other fellowship gathering. Habang lumalaki yung anak nila, sana katulad ng kanyang karanasan nung kami ay mga kabataan pa sa aking home church. But it's too late. Lumalaki ang kanyang mga anak na hindi man lang nasilayan o hindi man lang naranasan yung kanyang mga naging karanasan nung kami mga kabataan pa. Dahil hindi nga po niya maakay, hindi niya maaya ang kanyang asawa mismo sa kanyang sariling simbahan. Ano po? Tingnan po natin sa kwentong ito ng Genesis chapter 16, si Hagar sa tabi ng balon. Si Hagar sa tabi ng balon. Bawat maling pasya ay nagdudulot ng problema. Hindi lang si Sarai ang namimighati.
Ngayon si Hagar ay walang masilungan sa tabi ng isang bukal sa ilalim ng sikat ng araw. Siya ay nagmukmok at ibinuhos ang sama ng loob. Dito siya nilapitan ng anghel ng Diyos, inaliw at binigyan ng pangako. Magiging isang malaking angkan si Ismael, subalit pakikibaka o pakikipaglaban ang kanyang haharapin sa buong buhay niya. Ang masakit pa, pinabalik ng anghel si Hagar upang magpasakop sa dating amo. Minabuti rin ng Diyos na ang bata ay lumaki sa sambahayan ni Abraham. Kaya po pinababalik si Hagar, bumalik ka sa iyong amo, ang utos ng anghel, ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagkaroon ng personal encounter si Hagar sa Diyos, kung kaya't sa Genesis 16 verse 13, kaya't tinawag ni Yahweh, si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. You are the God who sees me. Sa kabila ng walang mapuntahan ay naranasan ni Hagar ang Diyos na nakikita siya. Sa kabila ng naging malupit na karanasan ay sinunod pa rin ni Hagar ang utos ng Diyos na bumalik kay na Abraham. Bagamat may pagkakasalang nagawa bilang alipin sa kanyang amo, ngunit pinahalagahan ng Diyos ang taong kabilang o nakabilang sa sambahayan ni Abraham na binibiyayaan ng Diyos ng pagkalinga. Ang kamay, ang paghawak ng Diyos ay nasa sambahayan ni Abraham. At ng mga panahon po na iyon, ng sitwasyon po na iyon, ng kalagayang iyon dahil tinawag ng Diyos si Abraham. Dahil tinawag, ang kalinga, ang gabay, pagpapala ng Diyos ay laging naririyan. Ang magiging anak ni Hagar ay magiging isang lahi rin ayon sa plano ng Diyos. Sabi po sa kanya sa Genesis 16 verse 10, mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Ang personal encounter na iyon ni Hagar sa Diyos ang nagtulak sa kanya upang muling magpasakop kay Sarai bilang isang alipin, gayon din ang kanyang magiging anak, bagamat hindi maikakailang anak rin iyon ni Abraham. Pinagmamalasakitan din ni Yahweh kahit ang mga anak sa labas. Inuulit ko po, pinagmamalasakitan din ni Yahweh kahit ang mga anak sa labas. Ang Panginoong Diyos ang kumukupkop at nagpapala sa kanila. Kaya nga nung naglayas si Hagar, tumakas, meron pong sinugong anghel upang mangusap sa kanya at upang utusan siyang bumalik. Mahalaga pa rin ang tao at buhay ng tao sa Diyos. Hindi ka isang aksidente dito sa mundo sapagkat ang lahat ay nakaplano na bagamat hindi natin maaarok ang karunungan at kaisipan ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka aksidente dito sa mundo. May plano ang Diyos sa iyo bagamat basta't magpasakop ka lang sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hilingin po natin sa Diyos na magkaroon ng katahimikan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Idalangin din sa Kanya ang iyong mga plano at sa pamilya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Samahan niyo po akong manalangin. Purihin ka aming Panginoong Diyos na tumawag sa amin, na minsan ay nangaral, nagturo sa amin, at wala pong aksidente sa inyo, Panginoon, na inabot mo kami ng inyong salita, inabot mo kami ng inyong pag-ibig, inabot mo kami ng inyong kalinga, Panginoon. Merong mga tao, may mga lalaki at babae, na sila ay bunga ng maling pagmamahalan, sila ay bunga, Panginoon, ng maling mga relasyon, o Diyos. At salamat po dahil lahat, Panginoon, ay nakaplano pa rin sa inyo. Lahat ng buhay, lahat ng tao ay mahalaga sa inyong paningin. At nais mo, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Hindi man namin maabot ang inyong kaisipan sa bawat kalagayan, sitwasyon, sa bawat
Akala namin ay aksidente na nangyayari, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay pinakamabuti pa rin ang iyong nais at ang iyong layunin. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat sambahayan, ang mga naghahanap ng sambahayan, ang mga naghahanap ng kanilang anak, naghahanap ng kanilang magulang, O Diyos, ipadaman niyo po sa kanila, patuloy na maranasan nila ang isang pamilya, Panginoon. At salamat po dahil meron kaming Ama sa Langit na nais ay maging kapamilya kami sa bawat sitwasyon at kalagayan ng buhay namin. Meron kaming Ama sa Langit na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo, sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Pag-ibig at pagmamahalan, Panginoon, ang tanging makakaresolba sa lahat ng mga ugnayan at relasyon, Panginoon, na anuman po ang kaugnayan at relasyon na ito, kung binibigay sa mga kamay mo, Panginoon, lahat ay magkakaroon po ng kaayusan. Salamat po sa mga kaugnayan o relasyon sa bawat pamilya na nagkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaunawaan, Panginoon. At pinapahintulutan at pinapayagan ka, Panginoong Yesus, na maghari sa pamilya nila. O Diyos, pinagpapala ka namin bilang aming Ama at aming Diyos na patuloy na umaabot at kumakalinga sa amin. Bagamat minsan sa aming mga desisyon, minsan mga palpak na desisyon, mga maling desisyon, Panginoon, naririyan pa rin ang iyong pagsama, pagtuturo at pagtutuwid sa amin, Panginoon. Mula sa mga karanasang tingin namin ay hindi po mabuti, tingnan pa rin namin, Panginoon, kung ano yung mabuti. Tulungan mo kaming ang kasamaan ay daigin po namin ng kabutihan sa gabay ng salita mo, Panginoon. Tinataas ko po at dinadalangin ang sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito, O Diyos. Katagpuin niyo po sila at patuloy na maghari sa buhay nila ang inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na minsan pa inaangkin po namin ang kapahingahan at kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoong Yesus. Nawa ay magpatuloy kaming magabayan ng inyong salita, maging panuntunan po ito ng aming buhay at makatulong din po kami sa aming kapwa sa kanilang mga pagdidesisyon na ginagawa ko, ano po yung kalooban mo sa gabay ng salita mo, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuli, pagsamba, pagpapasalamat sa gabing ito ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.